Hey guys, Jill here of Jebel Coach Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay sasagot naman tayo ng isang tanong. Itong tanong na to ay common, kadalasan tinatanong sa akin sa dito sa YouTube account ko o sa Facebook page o sa personal Facebook page, lalo na yung bago pang mga koi, baguhang mga koi fish breeders. Ang tanong na ito ay, kailan ba simulang magpakain ng koi fry? Kailan ba sila papakainin? Okay, so without further ado, let's go! Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na update kayo sa ating bagong videos. Shoutouts muna nga tayo mga bro. Shoutout muna tayo guys. Ito, shoutout natin si Bro Dondex Acquire TV. Wow, salamat pag-usap sa pag-share ng idea, Boss Idol. Pa-shoutout po. Pag-usap, amping, salamat. Shoutout na po tika ko sa Bro Dondex Acquire TV. Sunod video, shoutout gapon tika. Okay, thanks for watching bro. Keep safe and God bless. Sunod na itong shoutout si Bro Jumar Didio. Shoutout bro. From Carmen Dabal del Norte. Happy fish keeping bro. God bless you. God bless you too bro. Shout out dia tanan mga taga Carmen Dabao del Norte, tanan mga fish keepers sa Dabao del Norte o sa tibok Dabao region. Shout out niyo dia tanan ang brother-in-law si Arnil Marsan, Venus Marsan o si Dwayne Marsan, si Otsoy Marsan, si Jennifer Marsan, Shad Marsan dia sa Dabao City. Ang tanan dia po na mga kaparintian sa Dabao mga Bagayas family. Shout out ninyo yatanan. Shout out bro Jumar Didil. Thanks for watching bro. Keep safe and God bless. Next si bro Joshua J. Polinar. Pa shout out boss idol. Strong. Okay, shout out nimo dia bro Joshua J. Polinar. Thanks for watching bro. Keep safe and God bless. Sunod si The Cheap Traveler. Shout out bro from Bacolod Koi Keepers. Shout out yata na mga shout out pala dyan. So nga taga ano Bacolod. Lunggo naman pala ito. Pero nakaintindi naman sila ng ano. Usaya kasi ano lang yan katabi ng Negros Oriental ang Occidental, so mostly yung mga taga Oriental katulad ko from Dumaguete City, Negros Oriental ay ano din nakaintindi nila Ilonggo kasi manulang yun magkatabi lang. So shoutout yat tanan mga fish keepers o koi keepers sa Bacolod. Shoutout nyo nyo tanan bro, thanks for watching The Cheap Traveler and keep safe and God bless. Next na shoutout si Vince Smoke Sanji. Pa shoutout po sir, newbie in here. Newbie ito siya sa ano, fish keeping siguro o sa koi fish keeping. Okay, welcome ba, welcome to the hobby bro. Thanks for watching, keep safe bro. Vince Smoke Sanji, God bless. Kung sino yung gustong magpa-shoutout sa next video ko, comment lang kayo guys down below. Okay, proceed na tayo sa video natin. So ito na guys ang ipapakita ko yung koi fish eggs development cycle para maintindihan niyo po kailan ito papakainin.
Ito kasi kadalasan ang tanong ng mga koi fish keepers, breeders, lalo na yung bagong mga koi fish breeders. Ito ang tanong nila kung kailan ba simulang papakainin ang mga koi fry. So ito, pinapagkita ko na rin sa inyo ang development ng koi egg and fry sa early stage of life na first week. Ito sa take note also guys, dito sa atin madali lang mag-hatch kasi warm ang temperature natin. Nasa 2 days lang yata ma-hatch na koi eggs. Magsimula na silang mag-hatch. Kasi warmer dito, tropical kasi ang climate sa atin dito. So mga colder countries nasa mag-mix siguro mag-hatch. Dito sa atin madali lang kasi warm. So ito ang first yung pag itlog nila, newly egg hatch to the nylon spoon. So ito ang itsura ng eggs. Ito brownish ang ito demonstration lang, ito illustration lang nakuha ko sa net, nalimutan ko sa naman sinong website ba ito nakuha ko. Credit to the owner lang, comment lang below si ang owner nito, nalimutan, matagal na ito eh. Ang developed na eggs ay brownish ang kulay. Kung white is ano yan, hindi yan developed. So ito ang makikita niyo, newly laid eggs or bagong itlog, hindi pisa, excuse me. Then ito ang unang development. Kung mapansin niyo, kung titingnan niyo in closer, tingnan niyo yung itlog, mga ilang oras, so pagka kinabukasan, makikita niyo yung mayroong may itim na dot sa gitna. Yan ay develop the first cell dito. Ito makikita niyo unang development. Ito makikita niyo ito sa closer look. Ito ang first division of the cell. Ito, divide siya. Hindi ko lang madudok yung edit ito kasi kailangan ito ng camera na underwater. Ito, na gano'n na to the first. The top of the cell continues to divide. Di-divide din. Yung mga ilang oras, yung ganito. The eye is visible. May magita na nga mata. After a day or two. Ganyan. Day or two. Pero sa atin, mas madali. Compared ito kasi illustration na ito ay sa klima ng sa ibang bansa, may colder countries. Then the eye shines before hatching it. Kung titingnan lang niyo yung closer look yung mga itlog, ikita niyo talaga ito guys. Ito na ang itsura ng newly hatched koi fry. Ito maliliit, hindi pa sila marunong maglalangoy, magkikling lang, magdidikit lang ito sa pant wall o sa nesting media, nakadikit lang ito sila guys. Saka hindi pa sila pwedeng kumakain kasi wala pa silang bibig at meron pa silang egg sac dito. Ito ang binugol ko, ito. Ito ang egg sacs ng koi fry at yung ibang isla din, ganito din pala. Bagong pisa, hindi pa sila kumakain. Mapansin nyo, hindi pa developing ang bibig nila. Nag-rely lang sila sa nutrients dito sa egg sac. Itong egg sac ay yung pagkain nila. Nagpo-provide ito ng nutrients sa kanila for the first days of their lives. Apat na araw ito ubos at ma-develop na itong digestive systems organs nila. Alam niyo ang digestive systems ay itong bibig at iba pang parte ng digestive systems. Fully developed na sila after 4 days. At kung makikita niyo, free swimming na sila, hindi na sila nakadikit sa pan wall. Yan, hindi na yan parang 4 days. Usually 4 days yan, talaga yan guys.
wala na itong egg sacs, meron na silang bibig. Tingnan nyo dito, ang bagong pisa, walang bibig. Kasi dito lang, sinasabi ko na, dito lang sila nag-rely ng kanilang nutrients ng pagkain. Sa egg sacs nila. So, huwag nyo yung pakainin ang bagong pisa. Maghintay lang kayo ng pre-swimming na sila after 4 days. Makikita nyo, malangoy na sila. Lahat ng isda, guys, ay ganito ang first days nila, yung pag-umpisa sila, hindi pa sila makain. Yan o. Pansin siya yung mga egg sacs, yan. Tingnan natin dito. Yan o, yan. Pag-ibang isda yan. So, pag nyo lihat siyang isda nyo, huwag nyo napakakainin, guys. Yan lang. So, hope na sagot ko ang mga tanong. So later, kalaglasan nagtatanong mga friends ko kung dito sa YouTube channel ko nagtatanong kailan pakainin ng fry, cold fry. At yung ibang isda din, guys, yun din, huwag nyo pakainin ng yung bagong isa pa lang kasi hindi pa yan makain, hindi pa develop yung digestive systems organ like mouth at iba pang mga organs sa digestive system. Tingnan natin ano ang digestive system. Digestive system organs of a fish. Ito ang digestive mouth teeth and gill rigs, esophagus, stomach, pylorus, pylorus, pancreatic tissues. Yan. Tingnan natin ang image, guys, ha. Mayroon itong ito. Yan ang digestive systems. Ito, yan. Hindi pa yan fully developed pag bagong pisa pa lang. Okay? So, huwag kayong kalimutan mag-subscribe, guys, yung bago pa dito, at i-hit ang bell notification button para maging updated kayo sa bagong videos ko. Okay? So, keep safe, everyone. Kalimutan ko lang, gusto nyo malaman ng paano mag-raise ng koi fry. Yan, visit nyo ito. Website ko sa www.koicenter.com/raising-koi-fry. Yan. Okay. Stay safe, everyone. God bless. See you.